ikapitong aralin, nakaka-round off ng bilang sa pinakamalapit na sanlibuhan o thousands. At sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan ko na kayo ay makaka-round off ng bilang sa pinakamalapit na sanlibuhan o thousands. Laging tandaan mga bata, sa pag-aaral ng mathematics, tandaan ang tatlong M. Makinig, matuto, at magbilang. Dahil sa mathematics, ang batang matyaga, batang matgaling. Let's do skit counting by tens o sampuan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. At ngayon naman, tayo ay mag-skip counting by hundreds o sandaanan. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Tayo ay mag-skip counting by thousands o sanlibuhan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, at 10,000. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo ay magbalik-aral muna. I-round off ang bilang na 74 o 74 sa pinakamalapit na sampuan o tens. Ang tamang sagot ay 70 o 70. Ngayon naman, subukan natin i-round off ang bilang na 173 o 173 sa pinakamalapit na sampuan o tens. Ang tamang sagot ay tama, 170. Ngayon naman ay subukan nating i-round off ang bilang na 257 o 257 sa pinakamalapit na sandaanan o hundreds. Ang tamang sagot ay tama, 300. I-round off ang bilang na 1,897 o 1,897 sa pinakamalapit na sandaanan o hundreds. At ang tamang sagot ay 1,900 o 1,900. At para sa huli nating bilang, i-round off ang bilang na 2,535 sa pinakamalapit na sandaanan o hundreds. At ang tamang sagot ay 2,500 o 2,500. Pag-aralan natin. Nakapanood ka na ba ng isang konsyerto? Ano ang unang reaksyon mo pagkakita mo sa mga tao? Araw ng Sabado, ang magkaibigang Kitty at Jinky ay nanunood ng konsyerto ng paborito nilang artista. Tinanong nila ang isa't isa. Sabi ni Kitty, ilan sa tansya mo ang bilang ng mga taong nanunood ngayon? Kitty, sa tingin ko ay nasa 2,600. Sagot ni Jinky,
Ang hula ko naman ay nasa 2,400 ang bilang ng mga taong nanonood ngayon. Sagot ni Kitty. Ang kabuuang bilang ng mga tao ay 3,000. Sino kaya sa dalawa ang mas malapit ang sagot sa 3,000? Pag-aralan natin ang number line. Sa number line na ito, tayo ay nagsimula sa 2,000 at nagtatapos sa 3,000. Ano ang mas malapit sa 3,000? Ang 2,400 o ang 2,600? Tama! Ang 2,600. Kaya pag ni-round off ang 2,600 sa pinakamalapit na sandibuhan o 1,000, ito ay magiging 3,000. Balikan muli natin ang rule of 5. Rule 1. Kung ang unit number ang nasa kanan ng rounding digit ay mas mataas patumbas ng 5 o 5, magdadagdag tayo ng isa sa rounding digit at tayo ay mag-round up. Rule 2. Kung ang unit number na nasa kanan ng rounding digit ay mas mababa sa 5 o 5, panatilihin ang rounding digit at tayo ay magra-round down. Balikan din natin ang mga hakbang sa pag-round off gamit ang rule of 5. Una, tukuyin ang rounding digit. Pangalawa, tingnan ang kanang number ng rounding digit. Pangatlo, kung ang digit sa kanan ng rounding digit ay 5, 6, 7, 8 o 9, magdadagdag tayo ng isa sa rounding digit at gawing 0 ang lahat ng nasa kanan niya. Pang-apat, kung ang digit naman ay 4, 3, 2, 1 o 0, panatilihin ang rounding digit at gawing 0 ang lahat ng nasa kanan niya. I-round off natin ang 3,464 sa pinakamalapit na sanlibuhan o thousands. Dahil ang digit 3 ang nasa thousands place, ito ang ating rounding digit. Tingnan natin ang number na nasa kanan ng rounding digit. At ito ay 4. Dahil ito ay mababa sa 5 o 5, mananatili lamang ang rounding digit at maging 0 ang lahat ng numero na nasa kanan niya. I-bring down ang 3 at ang 4, 6 at 4 ay magiging 0. Kapag ni-round off ang 3,464 sa pinakamalapit na sanlibuhan o 1,000, ito ay magiging 3,000. Ngayon naman ay subukan nating i-round off ang 3,664 sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands. Dahil ang digit 3 ang nasa thousands place, ito ang ating rounding digit. Tingnan natin ang kanang katabi ng rounding digit at ito ay 6. Dahil ang kanyang katabi ay mahigit sa 5 o 5, pataas magdadagdag tayo ng isa sa rounding digit at lahat ng numero sa kanan nito ay magiging 0. Ang 3 ay dadagdagan natin ng isa at ito ay magiging 4. At ang 6, 6 at 4 ay magiging 0. Kapag ni-round off natin ang 3,664 sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands, ito ay 4,000. Ang isa pang halimbawa, i-round off ang 9,814 sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands. Dahil ang digit na 9 ang nasa thousands place, ito ang ating rounding digit. Tingnan ang numero sa kanan ng rounding digit at ito ay 8. Ito ay mas mataas sa 5 kaya tayo ay magdadagdag ng isa sa rounding digit.
ang 9 ay magiging 10. At ang 8, 1 at 4 ay magiging 0. Kapag na-round off ang 9,814 sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands, ito ay 10,000. Ngayon naman, susubukin ko ang inyong galing. Kung handa na kayo, pindutin ang start button upang magpatuloy sa challenge. Ang tawag natin sa activity na ito ay Row Row Your Boat. Kumuha ng sagutang papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. I-round off ang mga sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sandibuhan o thousand. Ang 9,482, pag ni-round off sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands, ang tamang sagot ay 9,000. Ano ang tamang sagot pag ni-round off ang 6,860 sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands? Tama! 7,000. Ang 12,882 pag ni-round off sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands ay? Tama! 13,000. Napakahusay nyo! Ang 29,282 pag ni-round off sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands, ang tamang sagot ay tama, 29,000. Napakahusay nyo mga bata! Dumako naman tayo sa susunod na challenge! Ang ating susunod na challenge ay tatawagin nating Nozzle Puzzle. Saan kaya mapupunta ang mga hugis na nasa kanan at kaliwa? Para malaman natin, i-round off ang mga bilang sa pinakamalapit na sandibuhan o thousands upang mabuo ang mga hugis na nakalaan sa numerong may kulay sa gitna. Ang 7,981 ay pupunta sa? Tama! 8,000. Ang 4,923 pupunta sa? Tama ulit! Sa 5,000. At ang 7,265 ay mapupunta sa? Tama! 7,000. Dumako naman tayo sa kabilang hanay. Ang 5,499 ay mapupunta sa? Tama! 5,000. Ang 8,201 ay mapupunta sa? Napakagaling nyo! 8,000. At ang panghuli, ang 6,988 ay mapupunta sa? 7,000. Ayan na! Nabuo na natin mga bata ang ating puzzle. Napakahusay nyo mga bata. Binabati ko kayo. Natuto ba kayo sa araw na to mga bata? Magaling! Lagi lang nating tandaan na sa pag-round off ay sundin ang rule of 5. Una, tukuyin ang rounding digit. Pangalawa, tingnan ang kanan na number ng rounding digit. Pangatlo, kung ang digit na nasa kanan ng rounding digit ay 5, 6, 7, 8 o 9, magdagdag ng isa sa rounding digit at gawing 0 ang lahat ng nasa kanan niya. Pangapat, kung ang digit naman sa kanan ng rounding digit ay 4, 3, 2, 1 at 0, panatilihin ang rounding digit at gawing 0 ang lahat ng numero na nasa kanan niya. Dumako na tayo sa pagtataya. Kumuha ng sagutang papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. I-round off ang mga sumusunod sa pinakamalapit na sandibuhan o thousand
at bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Galingan nyo mga bata. Narito ang mga kasagutan sa ating pagtataya. Napakahusay nyo mga bata. Binabati ko kayo. Basta laging tandaan na sa mathematics, ang batang matyaga ay batang matgaling. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!